Ating alamin at suriin kung ano nga ba ang mga armas ng Pilipinas na galing sa United Kingdom. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod na video. Ang ugnayan ng Pilipinas at United Kingdom ay ang mga ugnayang bilateral sa pagitan ng Republika ng Pilipinas at United Kingdom ng Great Britain at Northern Ireland. Naitatag ang formal na relasyon diplomatiko sa pagitan ng dalawang bansa noong Hulyo 4, 1946. Magiliw ang ugnayan ng dalawang bansa. Itinatag ang strategic dialogue upang magtakda ng mga direksyon at mga diskarteng paraan sa ilalim ng Philippine and UK Enhanced Partnership na pagtitibayin ang magkabahaging paggalang ng dalawang bansa sa demokrasya, kalayaan at pagtuunan ng batas ang kanilang pangako sa pagtatugon ng international na kaayusan na nakabatay sa mga panuntunan. Kung kaya naman, binibigyan tayo ng United Kingdom ng pribilehiyo na bumili sa kanila ng malalakas na kagamitan nilang pandigma upang maging dagdag na proteksyon at seguridad ng ating bansa. Sa video na ito, ating tatalakayin ang mga armas ng Pilipinas na galing sa United Kingdom. Number 4, Projector Infantry Anti-Tank. Ang Projector Infantry Anti-Tank or PAAT ay isang British man portable na anti-tank weapon na binuo noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ang PAAT ay disenyo noong 1942 bilang tugon sa pangangailangan ng British Army para sa isang mas epektibong infantry anti-tank weapon at pumasok sa serbisyo noong 1943. Ang PAAT ay batay sa Spogon Martron system na naglunsad ng 2.5 pounds 1.1 kilogram na bomba gamit ang isang malakas na spring at isang cartridge na bugtot ng projectile. Ito ay nagtataglay ng isang epektibong hanay na humantong sa kumulang na 115 yarta or 110 meters sa isang direktang papel ng anti-tank sa sunog ng 350 yarda or 320 meters sa isang hindi direktang papel ng pagsira ng bahay. Ang PAAT ay may ilang mga pakinabang sa iba pang infantry na anti-tank na armas noong panahong iyon na kinabibilangan ng kakulangan ng usok ng muscle upang ihayag ang posisyon na gumagamit nito. Number 3, Britten-Norman BN2 Islander. Ang Britten-Norman NB2 Islander ay isang British light utility aircraft at regional airliner na dinisenyo at original na ginawa ni Britten-Norman ng United Kingdom. Sa produksyon pa rin, ang Islander ay isa sa mga pinakamahusay na nagbebenta ng mga commercial na uri ng sasakyang panghimpapawid na ginawa sa Europa. Bagamat dinisenyo noong 1960s, higit na 700 ang nasa serbisyo pa rin sa mga commercial na operator sa buong mundo. Ang sasakyang panghimpapawid ay isang magaan na transportasyon na mahigit na 30 military aviation operators sa buong mundo. Ang pangunahing sasakyang panghimpapawid ay ginawa sa pabrika ng Britten-Norman sa Birdbridge, Island ng Wight, United Kingdom. Matapos makuha ang Freyr Aviation ng kumpanyang Britten-Norman, ang Islander at Trislander na sasakyang panghimpapawid nito ay itinayo ng Romania. Pagkatapos ipadala ng Avion Freyr ng sa Belgium para matapos bago ilahad ng United Kingdom para sa sertipikasyon ng paglipad. Ang Islander ay nasa produksyon ng higit na 50 na taon. Noong September 2023, inihayag na ang produksyon ng Islander ay bumalik sa United Kingdom pagkatapos ng 55 taon ng pagmamanufaktura sa ibang bansa. Ilang bansa ang gumawa ng letter of intent para bumili ng Islander, lumikha ng mga bagong trabaho at posibleng isang bagong hangar. Kaya tila kapaki-pakinabang ang ganitong uri ng sakyang panghimpapawid sa Pilipinas upang maging dagdag na proteksyon at seguridad ng ating bansa.
Number 2, BRP Apolinario Mabini PS-36. Ito ay dinisenyo para sa Offshore Combat Force of the Philippines. Ang ibang tawag dito ay Flover. Nanggaling ang barko na ito sa United Kingdom na dinisenyo ng Hull Russell Company. Dumating ito sa Pilipinas noong 1982. Mayroon itong displacement na 763 tons at haba na 62.6 meters. At ang bilis nito ay maabot na 25 knots. Kaya nitong magsakay hanggang 31 na katao. Ang presyo nito ay pumalo ng $20 million. Ang BRP Apolinario Mabini PS-36 ay isang barkong pandigma ng Philippine Navy. Ito ay isang barkong pandigma na klaseng Jacinto, nakalahok sa kilalang Miguel Malvar class ng mga barko. Ang Jacinto class ay isang uri ng barko ng patrol na binuo at tinataguyod ng Pilipinas. Ang BRP Apolinario Mabini ay unang nailunsad noong November 14, 2019. Ito ay may habang 83 metro at isang saklaw na 7,000 nautical mile na ginagawang may kakayahan itong magpanatili ng mga seguridad at proteksyon ng teritoryo ng Pilipinas. Ang pangalan nito ay nagmula kay Apolinario Mabini, isa sa mga bayani ng Pilipinas sa panahon ng himagsikan laban sa mga Kastila. Ang ganitong uri ng sakyang pangdagat ay nakatutulong sa Pilipinas upang maging dagdag na proteksyon sa seguridad ng ating bansa, lalo na sa nangyayari ngayong tensyon sa South China Sea. At ang nauuna sa ating listahan, number 1, BRP Emilio Jacinto PS-35. Ito ay dinisenyo para sa Offshore Combat Force of the Philippines. Ang ibang tawag dito ay HMS Peacock P239. Nanggaling ang barko na ito sa United Kingdom na dinisenyo ng Hull Russell Company. Dumating ito sa Pilipinas noong 1982 katulad ng BRP Apolinario Mabini. Mayroon itong displacement na 763 tons at haba na 62.6 meters. Ang bilis din ito ay maabot ng 25 knots. Kaya nitong magsakay hanggang 31 na katao. Ang presyo nito ay pumalo ng $20 million. Ang BRP Emilio Jacinto PS-35 ay isa pang barkong pandigma ng Philippine Navy. Ito rin ay kabilang sa Jacinto class ng mga barko na bahagi ng Miguel Malvar class. Tulad ng BRP Apolinario Mabini, ito rin ay isang patrol na barko na naglilingkod sa Philippine Navy upang mapanatili ang seguridad at proteksyon sa mga karagatan ng Pilipinas. Ang pangalan ng barkong ito ay nagmula rin kay Emilio Jacinto, isa sa mga bayani ng Pilipinas sa panahon ng himagsikan laban sa mga Kastila. Ang BRP Emilio Jacinto ay may habang 84 meters at may kakayahan din itong magpatrol sa malawak na saklaw ng teritoryo ng Pilipinas. Walang problema kung tayo ay nag-aangkat ng mga armas at kagamitan upang mapataas ang proteksyon ng ating bansa, sapagkat normal naman itong ginagawa sa lahat ng parte ng ating mundo. Ngunit lagi sana nating iisipin ang kapakanan ng mga bawat mamamayan na sasakupan ng ating bansa. Naway matuldukan na ang mga alitan at awayan sa iba't ibang parte ng ating mundo at hindi na maipit pa ang walang kamuwang-muwang na sibilyan. Ito sana ay gamitin sa seguridad ng bansa, huwag sa digmaan at gera. At ilan lamang yan sa mga impormasyon patungkol sa mga armas ng Pilipinas na galing sa United Kingdom. Kung nagustuhan mo ang video na ito, mag-share, like, comment ka na rin sa ibaba.